Bago pa man ang nalalapit na proklamasyon ng bagong halal na mayor ng lungsod ng Maynila, ay masayang ibinalita ni Yorm Isko Moreno sa mga empleyado ng Manila City Hall ang pag-aproba ng mas maaga sa bigayan ng mid-year bonus. Good news po para sa ating regular City Hall employees. Masaya po akong ipaalam sa inyo na inaprobahan ko na po ang pag-release ng mid-year bonus para sa lahat ng regular city government employees. Starting May 16, matatanggap na po ninyo ang inyong mga mid-year bonus. Ayon pa nito, what is due to you will be given to you. Hindi kayo mawawalan at mapagkakaitan. Habang tayo'y nagbubuti sa ating kapitbahay, kailangan maging mabuti rin tayo sa loob ng ating bahay. Narito ang buong pahayag ng Batihing Mayor at huwag kalimutang magkomento. Hi, magandang hapon mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Isang mapayapa at maaliwalas na Biyernes sa ating lahat. Welcome po sa ating regular Capital Report. No? Ito po ay programa ng Manila Public Information Office kung saan sinishare namin sa inyo ang mga naganap, nagaganap at magaganap sa ating lungsod ng Maynila. At kung kayo po ay nanonood sa anumang bahagi ng mundo, mga OFW, immigrants, mga taga Mindanao, Visayas, Northern Luzon, Central Luzon, Southern Luzon na may kaanak sa lungsod ng Maynila, please do share this broadcast, no? At makakapagbigay kami ng update sa inyo. At siyempre, yung inaabangan natin lahat. Nako, matutuwa na naman yung mga empleyado. O, may update ako sa... Nako, kay tama. Ang bilis, ha? Ang bilis ng reaction, ha? Ready, ha? O, mamaya, may update ako sa inyo. But for now, let me update you about the COVID situation. Una, ako po ay nalulungkot at nakikiramay sa dalawang pamilya sa lungsod ng Maynila. Sapagkat may dalawa pong naitala na namatay dala ng impeksyon ng COVID-19. Kaya mga kababayan, mag-iingat po tayo. Sa pamilyang yaon, nakikiramay po ako. No? Konting ingat lang mga kababayan kasi malapit ng matapos. Kasi 25 na lamang po ang active cases sa atin at may isa tayong bagong kaso ngayong araw na ito. Bagamat ang Maynila ay siksik liglig, no? Masikip, maraming tao, for the past 2 years, namintin na natin na huwag bumulwak o umalagwa ang impeksyon ng COVID-19. Ngunit kahit na ito ay namimintin na natin, no? Eh ito ay nagdudulot pa rin ng panganib sa ating buhay. Kaya patuloy tayong mag-ingat. Salamat sa Diyos, dalawa naman po ang naitalang ligtas na ngayong araw na ito dahil sa infeksyon ng COVID-19. So mag-iingat lang mga kababayan, ha? At marami salamat sa ating mga doktor at nurses, no? Sa medical frontline, no? Na tayo ay nakapagbibigay na ng mga regular na serbisyong pangkalusugan. At the same time, yung ating approach sa COVID-19 infection. So yan po ang status ng ating COVID sa lungsod ng Maynila. Ang gusto ko, makamove on tayo kaagad, makabukas na tayo, tuloy-tuloy na kayo sa regular na pamumuhay. Yan ang pangarap ko po sa inyo. Magkaroon tayo ng kapanatagan o peace of mind. No? We have to move on fast kasi papahirap ng papahirap ang buhay ng bawat pamilya natin. Kaya gusto ko makapasok sa eskwela, makapagbukas ng negosyo, may trabaho, may mapagharimunan sa bawat hapagkainan. No? So muli, ayan po ang ating sitwasyon sa infection. Umabot naman po ang sa 206,482 ang nabigyan ng libreng swab through RT-PCR, the gold standard of testing. Ito'y mananatiling libre as we have committed to you. Para hindi na kayo maggastusan, mahal po magpa-RT-PCR. Dito po sa Maynila, libre. Sa aming 6 na ospital, sa grandstand, doon po, sa drive-thru. Anytime, if you feel that medyo na-expose kayo o nakararamdam kayo ng mga simptomas, huwag nyo nang ipagbaka sakali o ikipit balikat sapagkat libre naman na pinagkakaloob ng lungsod ng Maynila. No, ito na may napaghandaan natin at ito
ay ginagastusan ng salapi ng bayan. Kaya maiging makamit nyo ito ng libre na maibsan naman yung inyong mga gastusin, dala ng pangamba kung kayo ay merong COVID-19 infection. No? Para makapagbigay lang kami ng peace of mind, no? Kapanatagan. So tuloy-tuloy po yan, no? Libre. At welcome po kayo sa Maynila. Nasa 4% naman po ang occupancy rate ng ating 6 na ospital with regard to COVID-19 bed capacity. No? At nasa 1% naman po ang ating occupancy rate sa ating Manila COVID-19 field hospital. Yan. So far, salamat sa Diyos, okay tayo. Pero ito yung okay na kailangan yung due diligence o yung pag-iingat. No? Pag-iingat pa rin. Habang tayo pumupunta sa normalization, nag-move on, kailangan may ingat pa rin tayong gagawin. Kusang disiplina. At tuloy-tuloy ang ating bakunahan. Yan po ay meron tayo sa mall, meron tayo sa ospital, meron tayo sa mga barangay, health center, meron tayo sa Manila Zoo. Meron tayo sa Manila Zoo. So, tuloy-tuloy lamang po ang ating bakunahan. At yung ating 24/7, maraming salamat sa kay Director Arnel Angeles. It's been about, it's been 4 months na. No? Five months na. Oh, 5 months na. Na tuloy-tuloy nakapagbibigay ng libreng drive-through testing and drive-through vaccination. Anytime, punta kayo doon sa Luneta, sa tapat ng itinatag nating Manila COVID-19 Field Hospital. Oh, yeah. Kahit sino, ang importante, maligtas kayo at tumaas ang inyong kumpiyansa na kayo ay bakunado at kung sakali ma-impeksyon kayo, kayo naman ay may panlaban sa katawan. So sa ating mga taga Manila, MDRRMO, congratulations. I'm proud of you. Basta tuloy-tuloy lang tayo sa trabaho. So yan po mga kababayan. Sumunod, marami po nagtatanong paano makapunta sa Manila Zoo. Punta lang kayo anytime. Naku, napakarami na pong hayop, unti-unti na pong dumarating. At makapamasyal kayo doon sa bagong bukas na sa primates area, no, yan. O, tapos yung meron pa isa yung reptile area. Oh, yan. At yan po ay bukas ngayon hanggang alas 7 ng gabi. Araw-araw, no? Hanggang alas 7 ng gabi. Pumunta lamang kayo diyan. Ito yung butterfly garden. Oh, libre po. At natutuwa ko, umaabot sa 6,000 minimum, up to 15,000 people are going to Manila Zoo. Nakapunta ka na ng Manila Zoo, available pa ang bakuna. Yeah. So, welcome po kayo. Ayan, oh, yung sa may ano ng ano, may mga bata diyan, may laruan ng bata diyan sa ito yung mga unggoy. Dito yung mga unggoy, ano. Pero may laruan no ng bata diyan katabi yung mga unggoy or primates, no? At hopefully makakuha tayo ng gorilla. Yun. Kasi meron na tayong mga unggoy na iba, pero meron pa tayong isa na sana ma-acquire din natin. At saka hopefully makakuha pa tayo ng iba pang reptiles. Ayan po, yung bagong bukas na makikita nyo yan, kailangan nyo umakyat, tapos may laruan ng bata, may glass, para makita nyo. Ayan yung lugar na kung saan magkakaroon ng gorilla, no? Pero makikita po nyo yan pag aakyat kayong ganun eh. Tapos nandun yung laruan. Na paglaruan namin yun, maganda. Maganda, dali nyo yung mga bunso ninyo, mga anak ninyo, mga apo ninyo. Bukas na yung primate sa area. So, welcome po kayo sa Manila Zoo. No? I'm happy naman sa mga commentaries, no? Sa appreciation ng mga taong nagpunta. Marami sa inyo yung nagsasabi, para daw talaga ka nasa abroad. Happy po kami kapag ka na-appreciate ninyo yung aming mga maliliit na ginagawa na kung saan maging at par, no, tayo sa iba't ibang dako ng mundo. So, dahil kaya namang gawin. No? Kung kukopyay natin, we can do better. No? If not, at least at par. No? So, yan po. At I think that will be the biggest aviary. Most likely. No? Tapos magkaroon pa tayo ng maraming mga hayop na magaganda.
Okay. So, lagi po kayong welcome sa Manila Zoo. Okay. Now, bilang panghuli naman, nako, ito. Ibigay mo na ang aming mid-year bonus. Mga kapwa ko lingkod bayan sa pamalang lungsod ng Maynila. Kanina po, kausap ko si City Treasurer Jazz, no? At nais kong ipaalam sa ating mga kapwa lingkod bayan sa pamalang lungsod, no? Starting excited. May 16. Sa Lunes na. Oh, May 16. Yung ating mid-year bonus ay ready for distribution. Alam niyo mga kababayan, itong mga technical. Oh, na-excite pagka parang alert and alert kayo pagka bonus ang pinag-uusapan. So mga kapwa ko kawani ng pamalang lungsod, mga kasama natin naglilingkod sa taong bayan, next week available na po ang inyong mid-year bonus. Matutuwa na naman ang mga negosyante. Kasi pag may pera ang tao, siyempre they save, they spend. When they spend, yung tinatawag ko na velocity of money. Ikot yung pera ulit. So, mas maraming negosyo, kumikita ang negosyo, maraming trabaho.